Hello, hello, hello mga mare. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magluluto tayo ng pork ribs tinola. Ayan, sa isang pan, magpainit lamang po tayo ng mantika. Pagkatapos po, ay ating ilagay ang ating luya. Ayan, isutay lamang po natin ito hanggang sa lumabas ang aroma nito. Pagkatapos niyan mga mare, isunod naman po natin ang ating sibuyas. Ayan, halu-haluin lamang po natin ito hanggang sa pareho pong lumabas ang aroma ng mga sibuyas at luya. Siyempre, hindi mawawala ang bawang. Ayan, halu-haluin lamang po natin ito. Dahan-dahan po sa paghahalo mga mare at baka kayo'y matalsikan ng mainit na mantika. Ngayon naman mga mare, atin nang ilagay isa-isa ang ating mga pork ribs. Ayan, hinugasan ko na yan mga mare. Sa kayo na pong bahala kung gaano po kalalaki ang mga hiwa ng inyong pork ribs. Basta para sa akin po, okay na po ito. Ayan, halu-haluin lamang po natin ito. Tatakpan po natin ito. At atin ulit haluin. Haluin lamang po ng bahagya para sa ganon ay hindi masunog ang ilalim nito. Ayan. Kita nyo naman yan mga mare. Ang ganda ng kulay, hindi ba? Hintayin lamang po natin lumambot ang ating mga pork ribs. Para kapag kinain po natin na hindi po mahirap kainin. Hindi po ito makunat. Kapag sa tingin nyo po mga mare ay okay na po ito, pwede na po tayo maglagay ng mga sangkap. Maglalagay po tayo ng fish oil o patis. Ayan. Dalawang tablespoon po ang ating ginamit mga mare. Ngayon naman maglalagay tayo ng paminta. Mas maraming paminta, mas masarap mga mare. Tsaka natin ito haluin. Para sa ganun, ay kumalat ang mga sangkap nating inilagay. Tsaka natin ito tatakpan ulit. Ayan. Ngayon naman mga mare, maglalagay tayo ng water. Ito po ang magsisilbing sabaw ng ating pork ribs tinola. Kayo na pong bahala mga mare kung gaano karami ang sabaw na inyong ilalagay. Pwede po itong alternative kapag po nagsawa tayo sa chicken na tinola. Pwede nyo pong gawin ang ating pork ribs tinola. Ayan, nagdagdag po ako ng konting water. Tatakpan po natin ito at hintayin kumulo. Ayan, kumukulo na. Halu-haluin lamang po natin ito para sa ganun hindi masunog ang ilalim nito. Ngayon naman mga mare, maglalagay tayo ng pork cubes. Dalawang pork cubes po ang aking inilagay. Ayan, kulong-kulo na ito mga mare. Tignan nyo naman yan, sabaw pa lang masarap na.
Siyempre, kailangan po natin i-check kung malambot na ang ating pork ribs. Kita niya naman yan mga mare. Masarap po ito lalo pag tag-ulan. Try niyo po ito gawin mga mare. Pang-alternative po sa ating chicken tinola. Maglalagay naman tayo ngayon mga mare ng iodized salt. Konti lamang po ang ating inilagay, pampalasa lang po. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating mga papaya. Parang sa tinola lang po itong mga mare. Maglalagay po tayo ng papaya na hiniwa sa pahaba. Hintayin po natin lumambot ang ating mga papaya. Ayan, halo-haloin lang po natin ito. Kung kayo po ay nagsasawa na sa chicken tinola mga mare, pwede nyo po itong gawin. Ayan, kulong-kulong na nga po ito at kita nyo naman na malambot na rin po ang ating karne o pork ribs. Pati na rin po ang ating papaya. Maghihintay lamang po tayo ng ilang minuto bago natin ilagay ang ating malunggay. Ayan. Atin po itong halu-haluin. Mabilis lamang po maluto ang ating malunggay mga mare. Kaya naman po maya-maya, pwede na po itong hanguin. Ayan, presenting ang ating pork ribs tinola. Masarap po ito ay partner sa ating mainit-init na kanin. Masarap po maghigop ng sabaw kapag malamig ang panahon. Ayan. Ayan, pwede na tayong kumain. Panibagong video na naman ang ating natapos sa araw na ito. Maraming salamat sa mga nanonood at walang sawang sumusuporta sa akin. Maraming salamat, hanggang sa muli, paalam!